This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Lumipas pa ang mga araw at hindi na namin napag-usapan ni Levi ang tungkol sa nangyari sa bahay nila. Si Cass naman ay hindi na ako inaaya na sumama sa kanya sa bahay ni na Levi. Tuwing Biyernes naman ay inaaya nila ako para sa bonding kasama ang iba pa naming mga kaibigan, pero ako naman ang hindi sumasama kasi nahihiya pa rin ako kina Tita Love at Tito Leroy. Sige na Jazz. They are both cool with it. Nagtatanong nga sila kung bakit hindi ka na pumapasyal. They are quite worried, baka raw kasi na-offend ka nila. Sabi ko naman hindi. Sinabi ko rin sa kanila na huwag babanggitin ang tungkol doon kapag kaharap sina Marcus, sabi ni Cass habang naglalakad kami sa hallway at pinipilit akong sumama sa kanila. May mga kailangan din kasi akong tapusin Cass. Promise sasama na ako next time. Pakisabi na lang sa kanila pasensya na, sagot ko naman. Uy Jazz. Boyfriend mo pala si Levi. Grabe ang lakas mo. Paano mo inakit? Tanong nung isang binabae na nakasalubong namin tapos ay tumawa pa. Pareho kaming nagulat at natigilan ni Cass dahil sa narinig. Nitong mga nakaraang araw ay patuloy pa rin akong ginugulo ng naging reaksyon ng mga magulang ni Levi. Sobrang laking problema kasi kung sakaling hindi talaga nila matatanggap iyon, ngayon naman ay mukhang may panibagong problema na naman. Anong sinasabi mo? Tanong ko naman. Hindi niyo alam? Tanong niya tapos ay nilabas ang phone niya. Pinakita niya sa amin ang post ng isang dummy account sa group page ng Imperial University. Isa yung picture kung saan nakasakay ako sa sports car ni Levi, tapos ay magkadikit ang mga labi namin. Sabay kaming napasinghap ni Cass dahil sa nakita. Kaya pala mula kaninang umaga pa ay parang iba ang tingin sa akin ng marami. Hindi ko lang pinansin kasi masyado na akong maraming iniisip. Sino ang nag-post nito? Nalilitong tanong naman ni Cass na parang kinakabahan na rin. Baka makarating ito kay Lolo. Dagdag pa niya tapos ay agad na hinawakan ang kamay ko. Diyas puntahan natin si Kuya sa soccer field. Hindi na ako nakasagot kasi mabilis na niya akong hinilapatakbo sa soccer field. Ako naman ay takot na takot dahil sa nangyayari. Mukhang mas lalo lang kasing gugulo ang sitwasyon. Pagkadating namin sa soccer field ay agad naming nakita si Levi kasama ang mga ka-team niya na napalingon pa sa amin. May mga ngumisi ng nakakiloko, at ang nakakagulat pa ay ang makita si Levi na kasama si Aliana. Pinupunasan ni Aliana ng puting bimpo ang pawisang mukha ni Levi. Kuya. Agad namang lumingon sa amin si Levi tapos ay ngumisi. Babalik lang ako sa clinic, sabi ni Aliana tapos ay ngumisi din sa akin bago naglakad paalis. Nakita niyo na ang post? Tanong agad ni Levi kaya mas lalo akong nakaramdam ng kaba. Parang may mali kasi. Tinignan ko sina Marcus, Yael at Van. Pare-pareho naman silang nag-iwas ng tingin. Pansin ko na parang nag-aalala sila, pero wala ni isa ang nagsalita at naglakad lang sila palayo. Maging yung ibang ka-team ni Levi ay naglakad na rin palayo sa amin. Anong nangyayari? Nalilitong tanong ni Cass, nagkibit naman ang balikat si Levi bago muling ngumisi. Ako ang nag-post noon. Nakakapagod na rin kasing pagtripan niyang kaibigan mong bakla kaya tinapos ko na agad, sagot ni Levi kaya napasinghap ako. Okay ba ang acting ko? Dalang-dala ka kasi hinalikan kita, akala mo naman magseseryoso ako sa'yo. Sabi niya at mayabang pang tumawa. Swerte ka nga natikman mo pa ang lobby ko. But anyways, it was fun playing with you. Dagdag pa niya. Hindi ko naman alam ang isasagot. Hindi kasi ako makapaniwala na maririnig ko mula sa kanya ang mga salitang yon. Bakit ba nagkakaganito siya? Okay pa naman kami kahapon ah. Ano ba kuya? Hindi magandang biro ito.
Mahina pero madiing saad naman ni Cass. Sino bang nagsabi na nakikipagbiruan ako? Tanong naman ni Levi at nagtaas pa ng isang kilay. Tingin niyo ipagpapalit ko si Aliana sa isang bakla? Hell no. Aniya at muli na namang natawa. Hindi ako naniniwala sa'yo. Mahinang saad ko at pilit pang ngumiti. Ayokong maniwala na pinagtripan lang niya ako. Parang ang hirap kasing tanggapin na laro lang pala sa kanya ang lahat. Hindi ka ba nagtataka kung bakit ang bilis kong pumayag pagkatapos kitang sa pakinakausapin ka at humingi ng sorry? Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa loob ng isang linggo pagkatapos noon sinabi ko na gusto na kita? Wake up, bro. It's all part of the plan. Bakit naman magkakagusto ang isang Levi Hernandez sa isang kagaya mo lang? Naguguluhan ako sa mga nangyayari. Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Pero may punto naman siya. Masyado ngang mabilis ang mga nangyari sa pagitan namin. Gets ko na. Sabi ko tapos ay pilit pang ngumiti kahit na gustong gusto ko nang umiyak ngayon. Well, naging masaya naman ako sa laro mo kaya okay lang. Salamat kasi tinapos mo din agad, mas masakit kasi kapag pinatagal pa. Pero in fairness, ang galing mo ngang magpanggap. Tanga ko ano? Sabi ko at peke pang tumawa. Binanggit ni Cass ang pangalan ko na may halong pag-aalala. Pilit naman akong ngumiti sa kanya dahil doon. Muli kong binalingan ang tingin si Levi at nakita ko ang lungkot sa mga mata niya. O baka naman imahinasyon ko lang iyon. Hindi ko alam. Naaalala mo yung gabi na hiniling mo sa akin na huwag kong sisirain ang tiwala mo? Tanong ko pero hindi siya sumagot. Sinubukan ko na gawin yon, pero sino nga bang mag-aakala na ikaw pa pala ang sisira sa tiwala ko? Napalingon ako sa gym bag niya tapos ay nakita ko sa may zipper yung keychain na may pangalan ko. Hindi naman ako nagdalawang isip na lumapit doon. Malakas ko yung hinila kaya agad na nasira. Nahati iyon sa dalawa at naramdaman ko na nasaktan ang kamay ko pero hindi ko yun inalintana. Nakita ko naman na bahagyang umawang ang bibig niya dahil sa ginawa ko. Pilit na lang akong ngumiti bago hinila rin yung keychain na may pangalan niya sa bag ko at hinagis sa harap niya. Maging masaya ka sana Levi, malungkot na saad ko pa. Mabilis akong tumalikod tapos ay nagsimula ng maglakad palayo. Huminga pa ako ng malalim para pigilan ang mga luha na gustong kumawala sa mga mata ko. Ang bilis talaga ng mga pangyayari. Parang kailan lang ay sobra niya akong napapasaya at napapakilig, ngayon naman ganito na. Just sorry, sabi ni Cass na naiiyak. Wala man lang akong nagawa para maprotektahan ka, sabi pa niya. Wala ka namang kasalanan sa nangyari. Kasalanan ko rin siguro kasi ang bilis kong umasa. Pero kung iisipin mo nga naman, sino ba ang magseseryoso sa mga kagaya ko, hindi ba? Sabi ko at mapait pang ngumiti. Pero okay lang. Kahit na papaano, at kahit na sa mixing panahon lang ay napasaya naman niya ako. Laro lang daw sa kanya ang lahat, pero hindi yun ang naramdaman ko noong okay pa ang lahat. Magkaibigan pa rin naman tayo, di ba? Umiiyak na tanong ni Cass, mahina naman akong tumawa bago tumango. Oo naman. Anong klaseng tanong naman yan? Sabi ko. Mabilis na lumapit si Cass sa akin at yumakap, kaya kahit na papaano ay gumaan ang pakiramdam ko. Pagkatapos noon ay nagpaalam na ako kay Cass na uuwi. Gusto pa nga niya na ihatid niya ako pero sinabi ko na okay lang ako at kaya ko na. Nang makauwi ay agad akong nagkulong sa kwarto ko at doon umiyak. Ang daming ang chats sa akin ng mga kaibigan ko na sina Cass, Sasha at Monique. Alam kong alam na rin ang dalawa ang tungkol sa nangyari at nag-aalala sila. Pero hindi na ako nag-abala pa na sagutin ang mga chats nila. Hindi rin ako kumain ng hapunan ng gabing yon. Wala kasi akong gana. Nang tawagin ako ni Mama ay sinabi kong busog pa ako kasi kumain ako bago umuwi kahit na hindi naman yun totoo. Wala lang akong tigil sa pag-iyak. Sobrang sakit at bigat kasi nang nararamdaman ko.
Ganito pala yung pakiramdam na nasasaktan ka pero wala kang magawa kung hindi ang umiyak lang at tahimik na tanggapin ang lahat. Kasi wala namang gamot sa ganitong klase ng sakit. Mabuti na nga lang at Sabado bukas. Walang pasok. Hindi ko kasi alam kung may mukha pa akong ihaharap sa mga estudyante sa university. Alam ko naman na laman ako ng balita dahil sa nangyari at alam ko rin na pinagtatawanan nila ako. Sa totoo lang ay may parte sa akin ang ayaw maniwala kay Levi, pero masakit pa rin ang ideya na nakaya niyang sabihin sa akin ang mga yon. Hindi ko na alam ang gagawin ko.